alay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, ating alalahanin ang lahat ng mga may sakit. Hihilingin natin kay Santo Padre Pio na una, matuto silang magpaubaya sa kalooban ng Diyos at isurrender ang kanilang mga sarili sa Kanya. Ikalawa, hihilingin din natin ang kanilang kagalingan, lalo na yung may mga malulubhang sakit at patuloy na nagdaranas ng hirap at sakit bunga nito. Special prayer intention para sa lahat po ng mga naririto ngayon, kayong lahat na sumasama sa atin sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Ganon din, yun pong mga nagpa-intensyon ngayong oras na ito sa ating banal na misa ngayong umaga. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon ng lahat ng sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na hindi tayo nagtiwala at nawalan ng paniniwala sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang sa buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan,
Isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan, nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tauhan niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ng mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito ay mula sa tao, ito ay mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasanla at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinasok na muli nila ang mga apostol at pagkatapos ipapalo. At pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila ay pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila ay malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang aking tanging mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo. Apang kagandahan niya ay mamasdan ko. At yaong patnubay niya ay aking mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nanalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na iginawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanya'y kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, sa tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo,
tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon pa ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa aminin ninyo at sa hindi, bilang tao, gusto lagi nating control natin ang mangyayari sa atin, lalo na sa kinabukasan. Right? Kaya nga tayo gusto lagi nagpaplano. Ayaw natin na makokot by surprise ng mga pangyayaring hindi natin control. At kaya rin marami ang nagbe-breakdown ay dahil hindi nila na-control ang sitwasyon. Totoong-totoo sa buhay natin, yung sinabi ng isang poet, si William Ernest Henley, ang sabi niya, I am the master of my fate and the captain of my soul. Di ba totoong-totoo yan sa atin? Kung tayo ang tatanungin, ayaw nating magmimintis at sasala ang ating desisyon sa buhay by controlling even the future. Ang iba nga sa inyo siguro, hindi lang naniniwala sa ganyang katotohanan. Ang iba pumupunta pa sa mga manghuhula. Pupunta dun sa Quiapo, magpapahula, okay po ba itong business na aming papasukin? Di ba? O di kaya ay pagka meron kayong anak na may napiling binata, pagagraduhan ninyo, pupunta kayo dun sa mga nagagrado, at tinitingnan, kung sila ba'y magkakatuluyan, sila kaya'y maging okay? O ang iba naman sa inyo, titingnan, ano kaya patitingnan sa nagbabaraha? Hindi ko alam kung anong tawag dyan, hindi po ako naggaganyan. Ano ho? Patitingnan sa baraha, swerte kaya ako? Ano kaya ang aking kapalaran? Ano kaya ang aking love life? O di kaya babasahin ang horoscope, titingnan, ganito doon ang mangyayari sa akin. These are all indications or indicators of control. We want to control our life. We want to control everything. At dahil doon, di lang tayo nagkakasala. Or hindi lang tayo nawawalan ng tiwala sa Diyos. Nawawalan din tayo ng pananampalataya. Ganyan-ganyan ang naging tugon ng mga apostoles ni Felipe at ni Andres na kapatid ni Simon Pedro
Nung tanungin ang ating Panginoong Hesus, meron ba tayong or saan tayo makakabili ng tinapay? Alam ni Hesus kung ano ang kanyang gagawin, sabi ng mabuting balita. Pero ano ang tugon ni Felipe? Ang sabi niya, hindi sasapat ang makakain, hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. At ano ang sabi ni Andres? Pipito o mayroong pitong tinapay dito sa batang lalaki, no? Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Indications of what? Ang sagot nila ay nagpapahiwatig ng ano? Human tendency to control everything. Nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos. Kasama nila sa Hesus. Nakalimutan nilang magpaubaya sa Diyos. Sa pwedeng mangyari o pwedeng gawing miracle ng Diyos by surrendering everything and trusting everything to Jesus. At ganyan-ganyan tayo, mga kapatid, bilang Kristiyano. We always profess our faith. Sinasabi natin, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, blah, 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 blah. Pero pagdating na sa ating kinabukasan, pagdating na sa ating buhay, hindi natin magawa ito by controlling everything, even our future. Hindi natin maipaubaya sa Diyos. Ang mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Laging ang Diyos ay addendum. Kung kailan lamang tayo magkakaroon ng problema, kung kailan lamang tayo magkakaroon ng mga challenges, malalaking challenges sa buhay, sakalang tayo nakakapagpaubaya. Bakit? Kasi wala na tayong magagawa. Pero maraming desisyon sa buhay natin na ayaw nating ipaubaya sa Diyos. Gusto natin, control natin ang lahat ng mangyayari sa buhay natin. At ganyan tayo bilang Kristiyano. Kaya nga ang pinupuntahan natin ay manghuhula. Ang iba nga, mangkukulam pa, Sos Maria Josep. Tunay po yan. Para makaganti sa gumawa sa kanilang masama, lumalapit sa mangkukulam, malaking kasalanan yan. Ayaw niyong ipaubaya sa Diyos ang pagkamit ng hustisya o pagganti sa mga tao gumawa sa inyo ng masama. Indication na ano? Wala o kulang ang inyong pananampalataya. Hindi nagpapaubaya sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano at naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay ipinapaubaya ang lahat sa Diyos at hinahayaang ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya'y mag-alay ng buhay sa krus. Ano ang huli niyang sabi niya? Anong huli niyang wika? Into thy hands I commend my spirit. Sa iyo, Diyos, aking ipinapaubaya ang aking espiritu. Tanda ng kanyang pagpapaubaya sa plano ng Diyos. Tanda ng kanyang pagpapailalim sa gusto ng Diyos. Hindi niya kinontrol ang mangyayari sa kanya. At ganito ang modelo natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Ngayong umagang ito, huwag nating kontrolin ang mangyayari sa ating buhay. Ipaubaya natin yan sa Diyos. Ang kailangan natin ay mabuhay ng tama at tuwid araw-araw ayon sa pamantayan ng Diyos. Yun ang ating sikaping kontrolin. Ang huwag tayong bumagsak sa kasalanan, ang huwag tayong
gumawa ng mali. At pagkatapos nun, ipaubaya na natin sa Diyos ang lahat. Kaya nga akmang-akma ang habilin sa atin ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry. Ang mga salitang yan ang nagpapahayag ng surrender. Mga salitang yan ang nagsasabing, ikaw na Diyos ang bahala. Into thy hands, I commend my spirit. Habili ni Padre Pio sa ating lahat. Kasi kapag tayo'y nananalangin, lagi tayong umaasa. At kapag tayo'y laging umaasa, ipinapaubaya natin sa Diyos ang lahat. Matapos nating gawin ang kaya natin nang walang pag-aalala. Mga kapatid, ngayong umagang ito, nawa bilang sumama sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, matutuhan nating magpaubaya sa Diyos who is in control of everything. Huwag na kayong pumunta sa mangkukulam. Huwag na kayong pumunta sa manghuhula. Huwag na kayong pumunta sa magbabaraha. Sapagkat sa ginagawa niyong yan, hindi lang kayo nagkakasala. Sinasabi niyong wala kayong tiwala sa Diyos. At hindi ganyan ang tunay na naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Aya Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa tinapay na ating ay
salitang alam na nagbibigay ng kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Jesus ang gaan, siya natin susunan, siya ang katotohanan at ang buhay na hanggan. Si Cristo ay tanggapin sa tinapay na ating ain, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralgina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyon kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi
bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imaheng dasalan, nagpapalaan yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng